Totoong kwento na kababalaghan. Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati, ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Isang magandang gabi sa iyo, Sir PB. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Bren. Nais ko lang rin sanang ibahagi yung nakakakilabot kong karanasan. Matagal na itong nangyari, pero hindi ko pa rin makalimutan. Kaya naisip kong ikwento dito sa iyong programa. Laking Maynila po ako, at napapakinggan ko lang yung mga kwentong kababalagan at aswang sa mga kwentuhan, lalo na noong mga bata pa kami. Kung kaya, hindi pa talaga ako nakaranas alinman sa mga ito. Pero nang minsang magbakasyon kami ng aming pamilya sa probinsya, ay doon ko napatunayan na hindi lang pala talaga sila umiiral sa mga kwento, kundi totoo sila at nakikipamuhay na kasama natin. Nangyari po iyon ng isang gabi habang natutulog po kami ng aking nakababatang kapatid sa kwarto nila Lola. May kalakihan ang bahay nila, pero luma na, at ganun din yung estilo at pagkakayari dito. Isa iyon sa mga sinaunang bahay na natayo doon sa kanilang lugar, na hanggang nung mga sandaling iyon ay nakatayo pa rin at wala pang nababago. Bali nasa ikalawa kaming palapag na magkapatid. Nakahiga kami noon sa kama na may mga haligi pa sa bawat kanto. Mga antigo kasi yung kanilang mga kasangkapan. Kaya iyon din yung isang bagay na nagbibigay ng takot sa amin ng kapatid ko. Natatandaan kong hinayaan lang naming bukas yung bintana para presko. Wala namang problema dahil may grills naman iyon. At amin ding ibinuhol yung kurtina nang sa ganon ay hindi makasagabal sa hangin na papasok. Hindi ko rin alam kung bakit bigla na lang akong nagising noon. Basta pagmulat ko ay napasigaw na ako ng todo at nagtatakbong palabas ng kwarto. Nainiwang ko talaga ang kapatid ko. Pero nung lumingon ako, ay nakita kong nasa likod ko na rin siya. Dahil naalimpungatan sa malakas na pagsigaw ko. At nang nasa pasilyo na kami, ay nakasalubong na namin yung aming mga magulang, yung isang kapatid ng tatay ko at si Lola. Halos sabay-sabay nila akong tinanong kung ano ba raw ang nangyari at kung bakit ako sumigaw. Nanginginig pa ako noong mga sandaling iyon dahil na rin sa sobrang takot. Natataranta kong sinabi sa kanila yung aking nakita. Ang sabi ko, nakakita ako ng aswang na nakakapit sa may harang na bakal ng bintana.
Nakakatakot ang kanyang itsura. Meron siyang mahabang buhok na nakabuhagag na nakapulupot din doon sa bakal. Mayroon din siyang mapupulang mga mata at may matutuli siya na mga ngipin. Kanila akong pinakalma at pinainom ng tubig. Pero ang lakas pa rin ng pagkalabog ng aking dibdib. Ang buong akala ko ay iyon na yung una at huling karanasan ko pagdating sa mga aswang. Pero hindi pala. Dahil minsan pang naulit iyon. Habang naroon pa kami sa probinsya nila tatay. Naiwan kasi kami noon ng aking kapatid sa bahay. Dahil sa may pinuntahan sila. May titingnan silang lupa na iniaalok noon kay tatay at balak niya iyong bilhin. Mag-aalas tres na noon ng hapon at naglalaro kami magkapatid sa bakuran nila Lola. Nang biglang may mapansin kami na nakaupo sa may bubong ng bahay. Maitim ang balat noon. Nabigla naman iyong umalis at nagpunta sa gawing likuran. Paglingon ko ay natanong ko sila tatay na paparating na. Kaya agad naming sinabi sa kanila yung aming nakita. Dahil naman sa mga pangyayaring iyon, matapos na mabayaran ni tatay yung lupang ibinenta sa kanya, ay umuwi na kami sa Maynila. Pagkatlo ba sila nag-alala para sa aming kaligtasan na magkapatid? Nalaman namin mula kay tatay na mayroon pala talagang aswang sa kanilang lugar. Isang angkan na mga aswang na noon pa man ay bantog na sa kanila. Ang kwento ko pong ito, Sir PB, ay hango mula sa tunay na pangyayari na naranasan mismo ng aking nanay Mirna. Ayon sa kanya, high school sila noong mga panahon na iyon. Ang kuya niya na si Reynaldo ay may hinahangaang isang mag-aaral na kaidara niya. Natawagin na lang natin sa pangalang Mean. Malimit daw nitong ikwento kay nanay ang tungkol doon sa tuwing nasa daan sila. Magkasabay kasi sila ng kuya niya kapag umuwi. Hindi nito maitago yung matinding paghanga kay Mean. Maganda naman kasi talaga ito. Yung mga pagkakataon na iyon ay wala pa namang napapabalita sa lugar nila tungkol sa mga aswang. Kaya kampante ang mga tao na naglalakad kahit paabutan ng gabi sa daan. Wala ring mga loko at masasamang tao doon sa kanila, sabi ni nanay. Minsan, matapos makapananghalian, ay kinulit siya ng kuya Reynaldo niya. Nasamahan daw niya ito doon sa bahay nila Mean. Gusto daw niyang makausap ito. At pagkat araw noon ng Sabado, kung kaya, wala silang pasok. Tumanggi naman si Mirna dahil sa marami pa siya mga gagawin. Pero sadyang mapilit ang kuya Reynaldo niya. Kaya nung huli, ay wala na rin siyang nagawa pa kundi ang pagbigyan nito. At dahil sa madalang panoon ang mga sasakyan sa kanilang lugar, kung kaya naman napilitan silang maglakad na magkapatid. Malayo ang kanilang nilakad. Kaya panay ang reklamo ni Mirna sa kanyang kuya. Pero sinasagot lang siya ni Reynaldo
na kanya siya nitong ililibre ng soft drinks at ice candy. Mabababaw lang daw kasi ang kanilang kaligayahan noon. Mga ganun bagay lang, eh sapat na. Nang nasa bukana na sila ng daan, papunta sa bahay nila Mehan, ay minsan pang nagtanong ang Kuya Ray niya sa tindahan na naroon kung doon nga ba ang daan papunta kanila Mehan. Gusto kasi niyang makasiguro. Sinabi naman ng tindera na doon nga. Kaya nagpatuloy sila sa paglakad. Mga mag-aalas 4 na noong mga oras na iyon. Nang natanaw na nila yung bahay, ay napansin kaagad ni Mirna yung saya sa mukha ng kanyang kuya. At parang mas lalo pa itong sumigla. Na pareho silang walang kaalam-alam sa kung ano ang sinusuong nila. Nang makalapit pa sila, ay napansin kaagad nila na tila mayroong okasyon. Dahil sa may mga tao sa kanilang bakuran, naisip nilang mayroong handaan. Dahil sa nakita pa nila yung mga naglalakihang kawa at kaldero na nakasalang na sa apoy. Kaya kahit si Mirna ay tila nakaramdam ng pagkasabik, naisip kasi nila na makakabahagi pa sila sa kung ano mang handang pagkain ang meron. Pero iba sa kanilang inaasahan ang nangyari. Tila sila pa ang pagsasaluhan ng mga aswang na naroon na naging malinaw na kaagad sa kanilang magkapatid nang magsitinginan ang mga ito sa kanila. Nang mapansin ang kanilang presensya, nakita nila ang mga nakakatakot na itsura ng mga taong naroon na sa paraan pa lang ng pagkakatitig ng mga ito sa kanila ay naunawaan na nila kaagad ang masamang balak ng mga ito. Pati si Mehan na kanyang hinahangaan ay hindi rin naiiba sa kanila, na mga nagtatayuan ang mga buhok tulad sa mga hayop kapag nagagalit, na nakita pa niyang naglaway ang mga ito, na hindi man lang naputol hanggang sa sumayad iyon sa lupa. Hindi na sila nag-isip pa. Agad na silang tumakbo na sumisigaw at humihingi ng tulong. Na yung saya at sigla maging yung kanilang pananabik na magkapatid ay mabilis na nawala. At napalitan iyon ng matinding takot. Buti na nga lang at kapwa may talento silang magkapatid sa pagtakbo. Na pareho silang manlalaro ng kanilang paaralan pagdating sa track and field. Nang dumating sila doon sa may tindahan, ay nagulat pa yung tindera sa ayos nila. Pareho silang hapong-hapo na magkapatid at namumudla. Nakiusap sila sa may-ari ng bahay na kung maaari ay patuloyin na muna sila dahil sa mayroong humahabol sa kanilang magkapatid. At nang magtanong ito kung sino, ay sinabi nilang mga aswang na nagtaka yung babae. Pero pinagbuksan naman sila. Nang ikwento nila sa babae yung nangyari, ay hindi ito makapaniwala. At wala daw siyang nakitang mga tao na nagpunta sa bahay nila Mehan maliban sa kanilang dalawa. Na ipinagtaka din nilang magkapatid iyon ng kanilang marinig pagkat saan nang galing at dumaan ang mga taong nakita nila doon. Nang dumating yung araw ng Lunes, ay hindi na pumasok pa si Mehan sa kanilang paaralan.
Pagaman wala naman silang pinagkwentuhan na magkapatid. At kalaunan ay nabalitaan nila na wala na ito sa kanilang tinitirahan. Lumipat na sa ibang lugar. Ang laki ng panghihinayang ni Reynaldo nang malaman niyang ang kanya napupusuan ay isa palang aswang. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento na Kababalaghan. At bago po tayo tuluyan magwakas, ay bibigyan daan po muli natin ang ilang mga pagbati sa mga masusugid po nating taga-subaybay. Pinabati po natin sila Aileen Mostrado, Misuki Kawabata, Burns A, Jovan Abanyo, Lilian Culiado, Lisor Has, Janice Sarat, Ann Gandara, Rika Ay Raquel Santos, Amelia Villar, Bubblegum, Mitch Andes, Mariam Shair, Monique Banalesias, Marites Mending, Rosmen Quaresma, Mary Jane Pacaro, Ina Baltar, LG, Gracita Escultor, Robina Tairo, Bay, Jan Reniel Sakate, Joy Magay, Levi Lay, Mary Grace Risaldo, Mami Peng, Snow White, Nestor Bauyon, Roselia Doria, Krista Claire, Gwenilyn Hakulo, Emeline Serrano, Soterania Aloba, Evangeline Dakay, Shine Kabalatungan, Jing Garcia, Prince Prince, Jane Villarmino, Ken Barrel, Hazel Joy Orsal, Samelby Sapal, John Quare, Nerissa Sonsa, Jenilyn Falses, Avanin Flower, Arturo Bakang, Marian Encierto, Bonsay ng Sapian, Brian Acompanyado, Cheryl Okfemia, Angela Maiti, June Gutierrez, Erlina Kokjin Magnuson, Sansui Liras, Sky Nirvana, Presbyteros Rose, Jeng Gavina, Rose Concepcion, Julian Andrade, Jan Paul Hamili, Leonita Barcibal, Marilu Cipriano, Crisilda Ebasitas, Edlin Fajardo, Vivian Borenes, Amor Ayudan, Jen Marcelo, Ana Sanchez 1987, Salps Vicolana, Sila Largo Lokias, Jerry Amigo, Cookie Upa, Charlene Gumansing, Roy Sirutu Mailo, Ruena D.S. Velasco, J. Chris Channel, Lorna Valderrama, Aline Competente, Jason Pagayon, Angel Heart Precious, Marvy Deimos, Rose Joso, Ting Loberisa, Maricel Alforque, Dino Castor, Keth Aguilar, Lemmy Espinosa, Ninfa Rosado, Lindy
Perulino, Aleida Salas, Jonah Catano Bisario, Jobs Shaw, Jude's Evening Star, Michael Espares, Jonalyn Alulot, Southern Sky, Dimples Yumi, Resi Lawrence Torillas, Sheila Lablab Liamato, Lucky Ann Channel, Christivi Apayon, Nenita Centeno, Ramon Borromeo, Amelita Nicor, Carmelita Mabanag, Rodel Seno, Jeline Sacres, Misuki Kawabata, Remy Estubesa, Linda Lin, Ronej De La Cruz, Kitty Gamies Gaming, Meijin the Third, Amir Perolino, David Servidad, Charlene Gomansing, Dennis Gadugdog, Ruena Crisologo, Love Enchantress, Glyza Torres, Josie Espirito, Yangski 45 Austria, Precious Giselle Inano, Maria P. Escotero, Herman Marasigan, Rick Hart, Piliang Proxy, Sunny Valenzuela, Samuel Pornasa, Francis Amante, Fernan Uy, Melvin Lanzaderas. Maraming salamat po at hanggang sa muli.